Hapon sa lahat at mag-start na po ang ating live ngayong hapon. Dito po tayo sa ikalimang silyo, no? Ng ating pag-aralan. Ikatatlong tatak. Pero bago tayo dadako sa ating pag-aaral, imbitahan ko kayo sa isang panalangin. Tayo po'y manalangin. Dakila naming Diyos, Ama naming banal, sa hapon pong ito, maraming pong salamat na muli ninyong binuksan ang tamang panahon kung saan kami magpasimula. Natapos namin, Panginoon, kagahapon ang dalawang tatak na binuksan ng aming Panginoong Hesus. Ngayon, dadako kami sa ikatatlo. Medyo mahaba ang aming tatalakayan sapagkat maraming nais dadalhin sa pabalitang ito upang maunawaan ang aming taga-subaybay, taga-sunod kung paano nangyayari ang kasaysayan ng inyong iglesia. Paano ang Kristiyanong iglesia naging paganized Christian at amin itong tatalakayin ngayong hapon. Pinapanalangin ko rin ang lahat ng mga viewers na inyong samahan, inyong ingatan kasama namin. Salamat Ama sa pagdinig ninyo sa aming dalangin. Nawa gagamitin ninyo kami. Pagpapalain kami, ganun din ang aming taga-pakinig. Salamat Ama sa pagdinig mo sa aming dalangin. Ito po ay aming hinihiling sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Okay, bago tayo dadako sa ating live ngayon, nais kong babatiin ang lahat nating mga kaibigan na nanonood. Saan man kayo naroroon, marami akong kaibigan. Sa Facebook siguro may mga ilan na hindi ako mababanggit. No? Pero ating babatiin na lang sa pamamagitan ng kanilang mga bansa kung saan sila naroroon. Aking binabati ang taga-subaybay viewers natin sa Europe, no? Sister Aluna, no? Alam ko na nanonood ka kahapon, maaari ngayon, sa Japan. No, may rami tayong mga kaibigan dyan. Si Sister Gloria, no, si Brother Kenneth at ang kanyang misis, Sister Army. At si Sister Evelyn, Sister Risa, no, salamat sa inyong patuloy na pagsuporta sa pag-share sa ating gawain sa Facebook. No. Si sa Kuwait naman, no, ang ating mga kaibigan dyan na nagiging kabahagi sa gawain natin. At sa lahat ng mga bansa, saan man kayo naroon, sa Asia, sa Europe, o sa Saudi Arabia, may mga viewers din tayo sa Saudi Arabia, sa UAE, no? At sa ibang lugar, so sa Israel, Sister Edna, si Sister Regine, at Sister Lita, Sister Perla, haram kong nanonood kayo ngayon, at sa lahat ng mga kapatid natin dyan, no? Si Pastor Mindis at ang kanyang misis, at sa iba pa si Brother Rail. Salamat sa inyong pagsubaybay, no? Pag-suporta sa ating ministry through Facebook. At akin ding pinapasalamatan ang aking mga kasama dito. Si Brother Mark at si Serwin. Alam kong nanonood si Serwin ngayon. So, dadako tayo sa ating paksa na ating tatalakayin, no? Ang paksa natin ngayon, dito na po tayo sa ikatatlong tatak. No? Saan po natin mababasa ang ikatatlong tatak? At ating mababasa po yan, dalawang bersikulo, mababasa natin sa Revelation 5 and 6. Sabi niya dito, at nang buksan niya ang ikatlong tatak. Sino po ang nagbukas dito? Yung kordero. Narinig ko ang ikatlong nilalang na buhay na nagsasabi, halika, tumingin ako at narito ang isang kabayong maitim. At yaong nakasakay dito, may isang timbangan sa kanyang kamay. At narinig ko gaya ng tinig sa gitna ng apat na nilalang na buhay na nagsasabi, isang dinaryo, isang takal na trigo, at sa isang dinaryo ang tatlong takal na sibada. Huwag mong ipahamak ang langis at alak. Na, mapapansin ninyo, ito yung ating natutunghayan na talata sa Biblia, no? Na may kinalaman, nang binuksan niya, narinig niya ang buhay na nilalang, halika, pinapakita. So, pag ating nilalarawan, nang binuksan ni Jesus Christ, nakikita ninyo itong larawan, halika, nang binuksan niya yung tatak, lumabas ang itim na kabayo. Kahapon ating pinag-aralan ang puting kabayo, pulang kabayo, ngayon nagbabago na ito papuntang itim. Ang kulay itim, ano po ito? Contrast po ito sa kulay puti. Kung ang kulay puti, symbol of purity, ang kulay itim, symbol of darkness. No, mapapansin ninyo, sa kadiliman, ito po yung
simbolo ng kabayo. At ang nagkasakay dito, mayroon siyang hawak na timbangan. Isa-isahin natin ito mamaya, mayroon tayong matutunan. Kapag ating pag-aralan ang ikatatlong kabayo, no? Ang pitong silyo, bawat silyo dito, ang katuwang niya, tandaan ninyo yung chiastic form. Kapag pinag-aralan natin ang pitong iglesia, ang itim na kabayo sa ikatatlong iglesia po yan siya. At kapag pag-aralan natin ang pitong iglesia na magkakatuwang sa pitong silyo, ay sa ang ikatatlong silyo, katuwang niya ay ang ikatatlong iglesia na ang iglesia ay Pergamo. Dito muna tayo para maintindihan natin ng malinaw ang itim na kabayo, ating pag-aralan yung Church ng Pergamo para ating maintindihan. Ating natutunan ang Church ng Pergamo, ikatatlo po yan. Ang unang church, ang Episo, ang pangalawa, ang Smyrna, at ang ikatatlo ay ang Pergamo. Ang kahulugan sa pangalang Pergamo, elevation or elevated, no? Pero mapapansin, nasa taluktok siya, na nasa itaas. Kasi sa panahon ng Pergamo, ang ikalawang iglesia, that is persecution era, pero ang Pergamo, hindi na pinipersecute ang iglesia. No? Legal na siya sa buong Roman Empire. At ang salitang Pergamo, galing yun sa dalawang root word, Purgos at saka Gamos. No? Ang salitang Purgos at saka Gamos, ito yung Pergamos, Purgos, ang ibig sabihin ng Purgos ay castle or towel. Ang Gamos naman, marriage. So ibig sabihin, nagkakaroon ng union ang iglesia at ang estado. Ang gobyerno ng Roman Empire at ang simbahang Kristiyano nagkakaroon ng union. Nagkakaroon ito ng pag-aasawa. No? Ngunit, ang makapangyarihan sa dalawa na nagdidikta, hindi po ang simbahan, kundi ang civil power. Kaya mapapansin ninyo, at dito, gusto ko ding ididiin sa inyo na sa iglesyang ito, patunay na, sapagkat sa ikalawang iglesia, si Satanas hindi nagtatagumpay sa pagpatay ng maraming Kristiyano. Sabi ni Satanas, kung akin itong ipapatuloy, na patuloy ko silang papatayin, hindi titigil ang kanilang pagdami. Walang patutunguhan ito. So ang estratehiya ni Satanas, sabi niya, babaguhin ko ang aking strategy. Sa halip na i-persecute ang mga Kristiyan, papasok siya sa Kristiyano nagpakungwari. No? Kaya nga, inyo yung maintindihan niya. Kaya nagkakaroon sa ikatatlong iglesia, nagkakaroon ng union between church and state, nagkakaroon ng marriage, ang gobyerno at ang simbahan. No? The time of Constantine's marriage of paganism and Christianity. Kaya nga, no, sa panahon ni Constantino, dito nangyayari ang pag-aasawa sa dalawa. Ang si Constantino na paganismo, na dati siya pagan, ngayon na-convert na sa Christianity. At dito nagpasimula ang maitim na kasaysayan sa iglesia. Papansinin ninyo ang nakasakay sa kabayo, mayroon siyang hawak na timbangan. At alam ninyo, may pangarap kasi si Constantino. Constantine tried to seek the unity of the Roman Empire through Christianity. Kasi ibibigay ko din sa inyo ang background, pero kung gusto ninyong mapag-aralan ang detalye na history, paano ang nangyayari na si Constantino nagiging Kristiyano, panoorin ninyo yung aking topic sa Pergamos, no? Yung ako nagtuturong mag-isa, mas detalye ang aking pagtuturo. At kasabay ninyong pag-aralan ang maitim na kabayo, sa dalawa kong turo, maintindihan ninyo ng malinaw paano ang doktrina ng Kristiyano na papasukan sa doktrina ng pagano. No? Mapapansin ninyo. Napapansin ninyo yung hawak, ang nakasakay sa kabayo, mayroon siyang hawak na timbangan. Ating pag-aralan ngayong hapon, Brother John, pag ang hawak ay timbangan, ano po ang kahulugan niyan? Ang kahulugan sa hawak na timbangan, ang timbangan nagsimbolo po yun ng judgment. Saan po natin mababasa? Daniel 5:27, sabi niya, napapansin ninyo yung mayroong sulat sa wall. At nang ini-interpret ni Daniel yung sulat sa wall na hindi maintindihan ng hari, ito yung sabi ni Daniel. Sabi niya dito, "Tikil, thou art weighed in a balance, and art
pound wanting. Sabi niya dito, tinimbang ka sa timbangan at ikaw ay nasusumpungang kulang. Pag magbabanggit ang Biblia ng timbangan, you are judged and we are judged. Kaya kanang tinitimbang, hinahatulan at nasusumpungang kulang. Napapansin ninyo ang nakasakay sa kabayo dito, mayroon siyang hawak ng timbangan. Ano po ang ibig sabihin niyan, Brother John? No? Na samantalang nang nagkakaroon ng union ang church at ang state, no? Nagsa panahon sa itim na kabayo, ang gobyerno at ang simbahan nagkakaisa kasi ang emperador ng Roma converted to Christianity. At ang gobyerno na ang nagdidikta sa simbahan. At ito yung ginawa sapagkat gusto ni itong paganong imperyo at itong Kristiyano na iglesia na lumalaganap na hindi mapipigilan ang kanilang pagdami. Sabi ni Constantine, wag natin silang papatayin. Atin silang kumbuyahin, no? Kaya mamumuhay tayong kailangan ibabalanse natin. So para kay ang Kristiyano mayroon silang tinuturong aral, ang pagano mayroon tinuturong aral, binabalanse po yun ni Constantino. Ganito po yan ang ating gagawin. Para ang Kristiyano at ang pagano magkakasundo, idadaan natin sa timbangan. Ang ibang mga doktrina ng pagano, papasukin natin sa Kristiyano. No? At ang iba namang doktrina ng Kristiyano na laban sa pagano, aalisin natin. Kaya binabalanse po. Kaya nga, mapapansin ninyo, ang nakasakay sa kabayo, mayroon pong hawak na timbangan. No? Mapapansin ninyo, ganun po ang kanyang kalagayan. Tandaan ninyo, ang unang estratehiya, kasi ang ikalawang kabayo, dito natin makikita ang galaw ni Satanas. Nang nakikita ni Satanas sa iglesia ng Pergamo, sa iglesia ng Smyrna, na dumami ang iglesia, no? Sa iglesia ng Epeso at Smyrna, hindi mapipigilan, ay ini-inflict niya through persecution. Ito yung strategy ni Satanas. Sa Smyrna, gusto niyang papatayin ang mga Kristiyano. Nang hindi niya mapipigilan, binago niya ang kanyang strategy. Ano ang strategy niya sa ikatatlong Ini-introduce niya ang compromise. Kaya nga, sa ibang mga nag-interpret sa itim na kabayo, this is the era of compromise. Kasi ang doktrinang pagano, gusto niyang ipapasok sa loob ng Kristiyano. At ang isa pang estratehiya ni Satanas, gusto ni Satanas i-adapt ang pagan practices. Ang mga practice na ginagawa ng pagano, ma-adapt ng mga Kristiyano, no? Upang sila'y magkakaisa. Mayroong edict si Constantine sa Edict of Milan. Mababasa po natin ito sa encyclopedia. No? The Edict of Milan by Constantine in 313. Christianity became the official religion of the Roman Empire. No? The Christian clergy was given legal privileges and was immune from military duty and taxes. No? Mapapansin niyo. Kaya nga, dyan yung nagpasimula sa kasaysayan na ang simbahan hindi magbibigay ng taxes. No? At mga duty sa panggobyerno. Kasi dito nilegalize ni Constantino kasi sa panahon sa pulang kabayo, pinapatay sila. No? Wala silang karapatan. At lahat ng kanilang property confiscated to the Roman government. Pero sa itim na kabayo, hindi na. Mayroon na silang legal rights at lahat nilang property sinasauli sa kanila. Kaya nga, pero dito, yung edict ng Milan, pagkatapos natalo ni Constantino ang Western Europe, ay nagbigay siya ng batas. No? Christianity, magiging official na religion sa buong Roman Empire, hindi na yung pagano. Pero hindi nila namamalayan ang pangalan na reliyon, tinaas ni Constantino ang Kristiyano, pero ang maraming mga doktrinang pagano, pinapapasok naman niya sa loob ng iglesia. At dito po ang kasaysayan kung paano ang doktrina ng iglesia nagiging corrupt, no? Nagiging itim na sa halip na puti ang turo, no? Purity of doctrine, purity of teaching, nagiging corrupted by pagan tradition and practices. No? The Roman Church and the Roman State united. Ito yung nangyayari. To make Christianity more acceptable to the world. Ito yung purpose ni Constantino.
na pinag-asawa niya yung dalawa, the Roman Church and the Roman State, pinagsama na niya. Ngunit nang pinagsama ang dalawa, ang simba, ang gobyerno ang nagdidikta sa simbahan at dito nagkakaroon ng malaking problema sa kasaysayan ng iglesia. At hindi po ito lihim o hindi po ito bago. Sapagkat sa panahon ni Apostol Pablo, ito yung sabi ni Apostol Pablo sa Gawa 20, versikulo 29 at 30. Sabi ni Apostol Pablo, aking talastas na sa pag-alis ko, magsipasok sa inyo ang mga ganid na lubo. Ito po yung binabanggit ni Apostol Pablo, na hindi nagpapatawad sa kawan o magsisilitaw sa mga kasamaan at magsisilitaw sa mga kasamahan din ninyo ang mga taong nagsasalita ng mga bagay na masasama upang mangagdala sa mga alagad sa kanilang hulihan. No, napapansin ninyo ito, binabanggit ito ni Apostol Pablo. Saan manggagaling ang pagtataksil? No, saan pang manggagaling ang bulaang turo? Diyan din nagmula sa loob ng Christianity. No, mapapansin ninyo. Pero paano yun nangyayari? Napapasok sa pag-alis ni Apostol Pablo pagkatapos sa kasaysayan ng mga alagad, pinipersecute at pagkasunod, natupad ang hula ni Apostol Pablo. Sabi niya, talastas ko na sa pag-alis, magsipasok sa inyo ang ganid ng mga lubo. At alam niyo nung pumasok ang, nang ginawang legal ni Constantino ang relihiyon sa buong entire Roman Empire, dito nagsisipasok ang lahat ng ganid ng mga lubo, no? Ang mga katuruang pagano, nagsisipasok na sa iglesia. At dito, nagkakaroon ng stage of compromise. Ang iglesyang Kristiyano na kompromisyon na. At kung ating babasahin yung Daniel 8, verse 12, and it cast down the truth to the ground, and it practiced and prospered. No? At kung ating pag-aralan yung sulat ni Daniel patungkol sa sungay, ang sungay nagsimbolo sa people power. No? Napapansin ninyo, at ito yung sulat niya, it cast down the truth to the ground, ang katotohanan inaapakan na sa lupa. At ang itinaas sa panahon na yon, hindi na katotohanan kundi doktrinang pagano. Mamaya atin itong isa-isahin ang mga doktrinang pagano na itinaas sa halip na doktrina ng Patunay na aking ano po ang mga basihan natin. Salvation through Christ alone was replaced by the requirements of the church. No, mapapansin ninyo, dito nababago na sa halip na ang kaligtasan sa pamamagitan ng Biblia, no, sa pamamagitan ng kanyang salita, sa pamamagitan lamang ni Kristo, ang kaligtasan ay napapalitan po ito sa mga requirements of the church. No, mamaya ating pag-aralan, kasi mapapansin ninyo, mayroong binabanggit doong halaga. No? At kung ating pag-aralan yung verse 6, no, aking babasahin itong 6, sabi niya dito, and I heard a voice in the midst of the four beasts, measure, sabi niya dito, a measure of wheat for a penny and a measure of barley in a penny. And see thou not, thou heart not the oil and wine. So kung ating babasahin yung versikulo 6, binabanggit niya dito na mayroong term of commercialism. Ano pang ibig sabihin? Na mayroong halaga ang paglilingkod sa Diyos. At dito po yung nagpasimula. Mayroong commentary si Metcalf at nais ko sa inyong babasahin sa hapon pong ito. E sabi ni Metcalf, sabi niya dito, the use of term, a measure of wheat for a penny. Sabi niya, ang halaga ng trigo sa isang penny, 3 measures of barley for a penny. No? It is an appropriate representation of the spirit of commercialism. Napapansin ninyo, sa 7 iglesia, dito lang binabanggit sa iglesyang ito na mayroong halaga. No? Ang isang takal na wheat sa isang pini at isang 3 takal ng barley sa isang pini. Bakit binabanggit dito ang commercialism terminology? Bakit binabanggit dito ang mayroong kalakal dito na binabanggit? Sapagkat sa iglesyang ito, dito nagpasimula ang kalakalan sa iglesia. Anong mga kalakalan na lumalabas sa iglesia? For instance, the birth and baptism, babayaran mo na. Diba? Napapansin ninyo, ang turo sa kapanahonan ni Jesus Christ, ang
simbahan hindi nagtuturo na babayaran ang paglilingkod ng simbahan. For example, kapag mayroong magpapabinyag, no? Mapapansin ninyo, walang bayad 'yan. No? Kapag mayroong magpa-dedicate, mayroong baptism, walang bayad na sinisingil ang iglesia. Pero sa panahon ni Constantino, mayroon na po iyang bayad. Bakit? Ang kaligtasan sa iglesyang ito, mayroon ng mga bayad. Ang magpapabinyag, mayroong bayad, no? Ang magpapakasal, mayroong bayad. Ang magkumpisal, magbabayad ka na kapag ikaw ay magkukumpisal. Kapag mayroong mamamatay, mababayaran mo ang mga ministro. At higit sa lahat, kahit matagal ng patay, ay babayaran mo pa rin para malilipat sa purgatorio. At itong mga terminolohiyang ito, ginamit ito sa itim na kabayo ng isang trigo, sa isang takal ng trigo sa isang pini at tatlong takal ng barley. Itong trigo at barley, ito yung mga ang simbolo po nito ay simbolo po ito ng gospel. Pero napapansin niyo ang pabalita sa kaligtasan, binigyan nila ng halaga, no? Dito nagpasimula ang pagbabayad sa paglilingkod ng mga clergy. At sabi ni dito, there were at times and priests wanted to become bishop, all had to do was to pay price. Na mayroong mga pagkakataon na kung gusto nilang magiging mataas ang kanilang posisyon, gusto nilang magiging obispo, pwedeng mangyayari yan kapag magbabayad sila. Even their office nagiging commercial. Ngayon ating titingnan ang mga kasunod. Sabi niya dito, the Roman Church version of Ten Commandments. Ito, isa nating pag-aralan. Ano pang nababago sa kapanahunan ng itim na kabayo? Kung ating titingnan ang kasaysayan, the Roman Church version of the Ten Commandments is different from the God's version written on the table of stone. Ang Ten Commandments, binabago nila. At kung gusto ninyong maipoprobe, babasahin ninyo ang Catholic Encyclopedia, no? Mapapatunayan natin 'yan at sa Catholic yung catechism nilang aklat. Kasi nang doon sa catechism na aklat nila sa page 50 kung hindi ako nagkakamali, yung Ten Commandments nila magkakaiba doon sa Ten Commandments sa Bible. Ano pong pagkakaiba, Brother John? Kung ating babasahin itong ikalawang commandments na nandito sa inyong screen, inyong nakikita, ito yung sulat sa ikalawang utos. Ating babasahin ang ikalawang utos. Ang unang utos ng Panginoon, huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos sa harap ko. Pangalawang utos, ito yung binabanggit. Huwag kang gagawa para sa iyo ng larawang inanyuan. Diba? Yun ipinag-utos ng Panginoon. Pinagbabawal niya ang paggawa ng larawang inanyuan o kawangis man ng anumang anyo na nasa itaas ng langit o nasa ibaba ng lupa o nasa tubig o sa ilalim ng lupa. Huwag mong yuyukuran sila ni paglilingkuran man sila sapagkat ako ang Panginoon mong Diyos ay Diyos na mapaynabubuhin na aking dinadalaw ang katampalasanan ng mga magulang ng mga anak sa mga anak hanggang sa ikatatlo at ikaapat ng lahi ng mga tao na napupuot sa akin. At pinagkitaan ko ng kaawaan ang libu-libong umiibig sa akin at tumutupad ng aking mga utos. Napapansin ninyo, itong ikalawang utos sa kanilang katekismo, nawawala na po ito. So itong ikalawang utos, inalis. At alam ninyo kung bakit ito nagiging sampo pa rin sa kanilang katekismo. Ang sampung utos na huwag kang mag-iimbot, hinati nila yun sa dalawa. Huwag kang mag-iimbot sa asawa, ginawa nilang isa. At sa huwag kang mag-iimbot sa mga pag-aari, ginawa nila yung ikalawa. Pinaghiwalay nila ang pag-iimbot sa tao at ang pag-iimbot sa kanyang pag-aari. Kaya nang hinati nila sa dalawa, kumplito pa rin na sampung kautusan. At ang ginawa nila sa ikaapat na kautusan, ginawa nilang ikatatlo. No? Kaya mapapansin ninyo, ang ikatatlong utos ginawa nilang ikalawa at ang ikaapat na utos ginawa nilang ikatatlo. Ang ikasampung utos hinati nila, so kumplito pa rin. Kaya nga ito yung pagbabago, ito yung version, no, na sa kapanahunan ni Constantino na bago. Bakit nila binago? Kasi nang pinapasok ni Constantino ang lahat ng mga ribultong pagano sa iglesia, no, pinapalitan lang ang pangalan. Mamaya atin yang tatalakayin. Pinapalitan lang ni Constantino ang pangalan, pero ang tunay na larawan ng ribulto, ribulto po yun ng pagano. Dito, kaya nga sabi niya dito, binabago nila ang ikalawang utos para
hindi na mababasa ng mga tao. Kaya nga mapapansin ninyo may version ng Biblia na ganoon, no? Na inyong masusumpungan paano nila binago ang kautusan. Sabi niya dito, the church after changing the day of rest. No, mapapansin ninyo sinong nagbabago? Ang iglesia, no? Sabi niya dito, the church after changing the day of rest from the Jewish Sabbath to the seventh day of the week to the first day, made the third commandments refer to Sunday as the day to be kept holy as the Lord's day. Ito, saan natin mababasa? The Catholic Encyclopedia, Volume 4, page 153. So, itong mga referensya na aking ginagamit, hindi po ito aklat namin. Aklat po nila ito. Pero atin itong ginagamit ang mga referensyang ito para inyong maintindihan ang ano transition period sa pagbabago sa Kristiyanong kasaysayan, paano nababago ang kautusan ng Diyos. Marami pang kautusan na ating ano, unang kautusan lang yun na kanilang binago. Yung kautusan na huwag kang gagawa ng larawang inanyuan, ini-impose nila yan sa iglesia. Nung nagkakaroon ng union, ang church at ang state, nagkakaroon ng marriage. Kaya nga, pag titingnan ninyo yung commandments, ito yun yung unang kautusan nila. Thou shalt have no other God before me. Ang ikatatlong kautusan, ginawa nilang ikalawa. Thou shalt not take the name of the Lord in vain. Tapos yung ikatatlong kautusan, remember the Sabbath day to keep it holy. Tapos ang ikalimang kautusan, ginawa nilang ikaapat. Honor thy father and thy mother. In which, sa dalawang tapyas na bato, unang tapyas na bato, kautusan yon ano, sa Diyos. Responsibilidad natin sa Diyos. Pero ang ikalawang tapyas, responsibilidad natin sa ating kapwa. Pero sa kanilang kautusan ay ang paggalang sa magulang nakapasok na sa unang tapyas na bato. Dito tayo, during this age of compromise, kasi panahon ito ng compromise, the pagan day of the sun replaced the Bible Sabbath. At dito sa panahon ni Constantino, dito din niya ang pinalitan ang araw ng pananambahan. Anong araw na pananambahan ang iniimpos nila? Sa halip na Sabado, pinapalitan niya ang araw ng pananambahan sa ano, araw ng Linggo. At mayroon pong edik na ginagawa si Constantino patungkol sa batas na ito. No? Sabi niya dito, Constantine continued to identify the sun with the Christian God in some way. When in 321, Constantine made the first day of the week a holiday, he called it the Venerable Day of the Sun, Sunday. Ini-impose ni Constantino sa pataong ito na ang Sabado, ang Linggo, magiging ano na, araw na kung saan, sabi niya dito, abolish na niya ang Sabbath and adopted the Sunday service of worship. No? A day for the sun god Mitra. Kasi ang sun god ng Roma, Roman Empire, si Mitra. At gusto nila na mahalaga ang araw na ito. Kasi sa panahon ng mga Kristiyano, mula kay Jesus Christ hanggang sa itim na kabayo, ay ang pananambahan nila ay araw ng Sabat. Kaya nga, marami kayong talata na mababasa sa gawa na ang mga alagad habang sila nangangaral, pag-araw ng Sabat, maraming lugar ang kanilang pupuntahan, pero pag-araw ng Sabat, pumapasok sila sa sinaguga. Pero nababago ang pananambahan sa araw ng Sabat sa panahon ni Constantino. Magbibigay ako ng halimbawa ng talata sa aklat ng mga gawa. Kapag gusto ninyong malaman ang pananambahan sa Biblia, hindi Linggo, mababasa po natin yun sa gawa 13. No? 13-14, inyon yung mababasa. 42-44. Na kapag sila naglalakbay ang mga alagad ng nangaral, pagdating ng Sabat, pumasok sila sa sinaguga. Nagsisiupo. No? Nangangaral ang mga alagad. No? Pag ating babasahin yung 15-21 ng gawa, ay mula pa sa panahon ni Moses hanggang sa panahon ni Jesus Christ at mga alagad, ay kapag araw ng Sabat ay binabasa nila ang kasulatan. No? Sa 16:13 ng gawa at sa 17 verse 2 ng gawa, ating manunaong ugali ni Pablo na in every Sabat pumasok siya sa sinagoga. At sa 18 verse 4, ating mababasa na si Pablo nakipag ano sa kanila. Tuwing araw ng Sabat ay pinapangaral ni Apostol Pablo ang salita ng Panginoon. Mapapansin ninyo, pero sa panahon ng itim na kabayo, dito nangyayari na pinapalitan. Ito yung
Ito yung ano, tala sa kasaysayan. Ito yung referensya na inyong nakikita. In the year AD 321, ito yung pag-impose ni Constantino. The Roman Emperor Constantine decreed that the first day of the week, Sunday, was to be observed as a civic day of rest. Ini-impose niya ito na civic day of rest. Pahinga lahat ng the ordinary work and business. And did not impose any obligation and religious observance upon Christian. Pero sa pag-impose ni sa batas na ito ni Constantino, hindi niya isinasama na ito ini-impose niya ito na araw ng pagsamba sa iglesia. Sa ano lang ito, ini-impose niya ang batas na ito sa gobyerno na walang magtatrabaho sa buong Roman Empire sa kapag araw ng Linggo, sarado lahat ang business at mga shops, mga gawain. Walang trabaho. Kaya nga na sa hanggang sa ating kapanahunan ngayon, napapansin ba ninyo kapag araw ng Linggo, sarado lahat ang maraming mga saradong establishment. Kapag araw ng Linggo, sa kay Constantino yan nagpasimula sa kasaysayan. But in AD 336, mayroong simbahan na nagdeklara that Catholic Church at the Council of Laodicea made the ecclesiastical law obliging the people to attend mass and to abstain from servile work on Sunday. Ito yung ano natin, page 23 to 24, Roman Catholic Tract entitled 70 Adventists by Dr. L. Rambol. Ito yung author. Mapapansin ninyo, pero ang nag-impose na ang Linggo magiging araw na ng pagsamba, hindi po si Constantino, kundi ang Katolikong simbahan. Kasi ang simbahan na tumayo sa panahon ni Constantino, ang Catholic Church of Rome. Dala-dala pa rin nila ang panganang Romano, sapagkat nung nagkakaroon ng union ang church at ang estado, ang pangalan ng iglesia na kanilang itinayo ay ang Catholic Church of Rome. No? Mapapansin ninyo, at ini-impose na nila na sa 336 ay ang pananambahan Linggo na at hindi na Sabado. Kaya mapapansin ninyo, kayo magtaka, bakit sa Bible ang ikapitong araw ang Sabat ng Panginoon? Bakit kung tingnan ninyo sa kalendaryo ang Linggo, first day naman yan? Bakit yan ang araw ng pagsamba ngayon? Dito po natin maintindihan sa kasaysayan sa itim na kabayo. No? Kung bakit ganyan ang nangyayari, ipinakita na yan ng Panginoon. Nang binuksan niya ang ikatatlong tatak, nakikita niya ang itim na kabayo. Ang dati niyang iglisyang puti, ngayon nagiging itim na. Paano nagiging itim? Nang pumasok ang mga turong pagano, ang turong tradisyon na iniimpose ng imperador na si Constantino, sapagkat si Constantino ang nagdidikta at ang nakasakay sa kabayo dito mayroong dalang timbangan. Tandaan ninyo ha, na sa ating turo, ang nakasakay sa kabayo, ito po ay political power, no? Na nagdidikta sa kasaysayan ng simbahan. Kung paano nangyayari ang kasaysayan ng simbahan dahil sa nakasakay. Kung bakit naitim ang kanyang kulay dahil sa nakasakay. At ang nakasakay dito na political power ay ang political power ni Constantino na kung saan maraming turong pagano pumapasok sa iglesia at dito po nagkakaroon ng problema. So hindi lang ang kautusan binago sa kapanahunan ni Constantino, maraming mga pagan customs, no? Mga ugaling pagano pumasok na sa iglesia. At dito nagkakaroon ng problema. Alam niyo kapag pag-aralan ninyo yung kasaysayan sa iglesia ng Pergamo, kung gusto ninyong matutunan yan, panoorin ninyo yung aking turo patungkol sa Church of Pergamos. Dito napapansin ninyo kung saan ka naroroon, naroon ang trono ni Satanas. Ang sinusulatan niya ang iglesia sa Pergamo na kung saan naroroon ang iglesia ng Pergamo, nandoon ang trono ni Satanas. Kasi nung pumasok si Constantino sa loob ng iglesia, nagpabaptize, isang paganong emperor nagpabaptize into Christianity, pumasok na rin ang turo ni Satanas. Kaya naroroon na ang trono ni Satanas. Kaya nga, kung gusto ninyong maintindihan ang itim na kabayo, pag-aralan ninyo ang ikatatlong iglesia, ang iglesia sa Pergamo. At hindi kayo mahihirapan dahil itong kasaysayan sa pitong iglesia, ako mismo ang nagpapaliwanag. Sa itim na kabayo, pinapaliwanag ko rin sa inyo sapagkat sa chiastic form, sa principle, kung paano natin pag-aaral ang prophecy, kailangan pag-aralan natin sila na
magkakatuwang, no? Kaya nga, ano pang mga customs na nakapasok sa iglesia? Ang mga larawan, ang mga ribolto ng mga pagano, binago lang ang pangalan. Pero ang larawan ay galing yan sa mga Diyos-Diyosang pagano. Dito pumasok ang mga Diyos-Diyosan sa panahon ni Constantino. No? Maganda din ang kanyang hangarin. Sabi niya, para hindi tayo masama sa mga pagano, yung mga tao, no? Ang mga tao na naglilingkod sa panahon ni Jesus Christ, gawa natin sila ng ribulto, no? Kaya mapapansin ninyo, pero yung mga ribulto na ginawa nila, hindi yung ribulto ni Apostol Pedro. Kundi ang ribulto ni Pedro, kinuha nila ang larawan sa ribulto ng mga pagano na si Jupiter. Binago lang nila ang pangalan. Ang ribulto ni Jupiter, ginagawa nilang Saint Peter. No? Kaya nga, makikita natin sa, sino yun si Saint Peter, hindi po yun totoong si Apostol Pedro. Si Jupiter po yun na Diyos-Diyosan ng mga pagano. Kaya nga ating makikita na sa St. Peter Basilica, makikita natin na sabi nila si larawan ni Pedro, hindi po yung larawan ni Pedro, kundi Diyos-Diyosan po nila na si Jupiter. Si Apostol Pablo, na larawan na kanilang ribulto na ginawa si Apostol Pablo, hindi po yun si Apostol Pablo, kundi si Apollo po yan, no? Na kanila isa sa mga sun god. Na mapapansin ninyo itong larawan na aking pinakita sa inyo, kahit sa mga prosesyon na ginagawa ng mga Katoliko ngayon, nakikita ninyo yung sinag ng araw. No? Mayroong bilog sa gitna tapos sinag ng araw. No? Nalimutan ko lang yung termino. Ang tawag, at yung larawan ni Jesus Christ, lahat ng picture ni Jesus Christ sa mga simbahan ngayon ng Katoliko, napapansin ninyo yung sunburst, no? Yung sinag ng araw. Bakit nilalagyan nila yan? Kasi mahalaga po sa mga pagano yung sinag ng araw. Kasi ang origin sa pananambahan ng mga pagano, they are sun worshipper. Kapag sisikat ang araw, sila po'y sumasamba sa araw. Kaya nga, nang pinalabas nila ang larawan ni Jesus Christ, palagi yun mayroong kasamang sinag ng araw. At ito yung kanilang prosesyon na ginagawa tuwing Semana Santa, yung tinatawag nilang sacrament o paradol of the Catholic Church. Ito, a priest is carrying the monstrance in the sunburst ship. Napapansin ninyo yung bilog, no? Nakikita ninyo yung bilog. Hindi yun, akala natin, yung cross yan ni Jesus Christ. Hindi po yan. Araw po, sinag po talaga ng araw na hinahawakan ng pare habang sila nagprosesyon. Nag-origin po yun sa panahon ni Constantino. Kailan po yun pumasok sa iglesia? Sa panahon po yun ni Constantino. Lahat ng mga turong pagano, pinapapasok na niya sa iglesia. Ini-implement niya ang mga prosesyon ng mga pagano sa loob ng iglesia. Dito po nagkakaroon ng maraming problema ang ating iglesia sa kapanahunan ni Constantino. Pero ang iglesyang ito, ito'y itinatawag na Christian paganized. Paganized Christian po ang dito. At sa napapansin ninyo, ating pinag-aralan kanina na binago yung Sabado papuntang Linggo, ginawa na nila na ang Sabado inaabolis, tapos ang Linggo ginagawa ng official na araw ng pananambahan. Ang batas ng Diyos, ang Sabat niya ay ka-seventh day of the week, pero ginagawa na ngayon ang pananambahan first day of the week. Ngayon ating pag-aralan, mayroon pang mga bago nila binago ang Sabat, ito yung mga batas. Sa 300 AD, ina-adapt nila yung prayer for the dead. No, ang mga pagano, ang turo ng mga pagano kapag mayroong mamatay, mayroon kasi tinuturo sila na immortality of the soul. Kapag mamatay ang tao, mananatili siyang conscious, no? At gagala-gala lang ang kaluluwa, pero mayroong mga kaluluwa na nandoon sa purgatorio hindi pa nakaakyat sa langit. At kailangan po itong ipanalangin ng simbahan para makalipat sa langit. Ito po yung mga taon ng mga katuruan nila, kailan nila ito pinapasok. Hindi lahat ng mga doktrinang pagano pumapasok sabay. No? Mayroon pong mga specific na taon kailan nila pinapasok sa simbahan ang mga doktrina. For example, ang doktrina sa prayer of the dead, for the dead. No? Galing yan, ang turo niyan from Hellas na ini-introduce yan sa 300 AD. May mga turo pa, no? For example, sa 320, ina-adapt nila yung wax candle worship, no? Ang pagsindi ng mga kandila doon sa mga ribulto. Ito po, hindi po yun galing sa Biblia.
ito po'y galing sa paganong turo. No? At lahat ng mga cult religion sa ating kapanahonan ngayon, popular o ang pagsindi ng mga kandila. At kung inyong babasahin yung Revelation 18, isa sa negosyo ng patutot, no? Isa sa kanyang kalakal ay ang kandila. Pero ini-impose ang adapted yung wax candle worship sa kanilang pananambahan, magsindi ng kandila, ina-adapt po nila yan sa 320, no? Sa pangunguna ni Constantine, no? Where does the use of candle in the Catholic Church came from? Saan ba yan nanggagaling? Nanggagaling po yan, ito yung aklat kung saan nagmula na ini-expose, no? Ini-expose nila na ang pagsindi ng kandila, hindi po yun nagpasimula sa Biblia, kundi nagpasimula po yun sa pagano na pananambahan. The use of candle in the Catholic Church comes from pagan rites. No? Kapag mayroong pagsisindi, may prosesyon, may kandila, no? Yung pagan prosesyon, no? Yung plimbims of candle wax in their hand. Ito yung kanilang pananambahan. Ito po yun sa Catholic Encyclopedia. We must not forget the most of this adjunct to worship were not identified with any idolatrous cult in particular. They were common to almost all cults. Ang pagsindi ng mga kandila na kasulat sa encyclopedia, common po ito sa lahat ng mga kultong simbahan na sa kanilang pananambahan, palagi nilang ginagamit ang pagsindi ng mga kandila. Kaya nga, hindi lang Catholic ang nag-practice sa pagsindi ng mga kandila. Marami pong mga simbahan na ginagamit ang kandila sa kanilang pananambahan. Pero itong paggamit ng kandila sa kanilang pananambahan, hindi po yun nag-originate sa Bible, kundi nag-originate po yun sa pagan rites. Kaya nga, mapapansin ninyo, marami kayong matutunan dito. The use of candle in the Catholic Church, saan yung nanggagaling? Galing po yun sa sun, from sun worship. Now, dito tayo sa ikatlo. Kaya nga, sa 320, unti-unti pumasok yung turo patungkol sa pagsindi ng kandila sa simbahan. Sa 321, binago ang araw ng Sabado papuntang Linggo. Yeah. Sa 354, ini-introduce naman yung Christmas as the birthday of Sun God. Now, alam ninyo, yung December 25, tandaan ninyo, ay hindi po yun birthday ni Jesus Christ. Kailan yan pumasok sa iglesia, no, na ang December 25, ini-impose nila, no, na sinisilibrate nila na birthday ni Jesus Christ. Ito po yung taon kung kailan nag-umpisa ng December 45, birthday ni Jesus Christ. Pero pag-aralan ninyo sa Biblia, ang December, buwan ng December, para panahon po yun ng tagyelo. No? Pag nandoon ka sa Israel, no, napakaginaw. No? Maraming yelo, pero bakit ito ang pinasunod sa buong mundo na ang December 25 ay birthday ni Jesus Christ? Saan ba nag-umpisa yung December 25 na birthday ni Jesus Christ? Mamaya ipapaliwanag ko kung saan yan nagmula. Pero ito yung ito yung totoo, mga kapatid. Yung birthday na yung December 25, hindi po yun birthday ni Jesus. Kundi birthday po yun ni Tammuz na anak ni Semiramis. No? Na mamaya inyo yung maintindihan, idedetalye natin yung konti. Pero ito po'y paganong practice na pagpananambahan nila nang si Tammuz ipinanganak sa December 25, sinisilibrate po nila yan. Pero nung nagiging Christian paganay sa panahon ni Constantino, pinapapasok nila ang turong niyan sa iglesia at binago lang nila ang pangalan. Hindi na birthday ni Tammuz, kundi birthday na ni Jesus Christ. No? Kaya nga, dito nagkakaroon ng compromise time. Pumasok ang maraming rebulto, paraming mga tradisyon na turo, pero hindi nanggagaling sa Biblia yung mga turong yan kung di galing sa pagano. So, kasunod, kaya nga mapapansin ninyo, yung 25th ng December, hindi po yun birthday ni Jesus Christ, kung di birthday po yun. No? The 25th of December is the birthday of the Son God. No? Na si, At hindi po yun bago sa panahon ni Constantino. Sa panahon ng Israel, marami na rin nagsamba sa araw. Kaya nga, ang mga pagano, sila yung nag-originate sa pagsamba sa araw. Pero mayroong kasaysayan sa Biblia sa panahon ni Ezekiel na mayroong mga Israelita na hindi na sumasamba sa Diyos, sumasamba sa araw. O, saan natin mababasa? Sa
Ezekiel 8, verse 13 at saka 14. At dito binabanggit ang pangalan ni Tammuz. Kasi ang December 25, hindi po yun birthday ni Jesus, kung di birthday po yun ni Tammuz. Saan ba natin mababasa ang pangalang Tammuz? Mababasa po natin sa Ezekiel chapter 8, 13. Ito yung sinasabi. Sinasabi rin niya sa akin, si Ezekiel ang nagbanggit dito. Iyong muling makikita pa ang mga ibang malaking kasuklam-suklam na kanilang ginawa. Nang magkagayoy, dinala niya ako sa pintuan ng pintuang daan sa bahay ng Panginoon na nasa dakong hilagaan, at narito doon nakaupo ang mga babae na iniiyakan si Tammuz. Na mapapansin ninyo sa panahon ni Ezekiel, si Ezekiel po ay isang propeta. Sabi ni Panginoon kay Ezekiel, tingnan mo, no? Ipinakita ng Panginoon kay Ezekiel ang mga kasuklam-suklam na kanilang ginagawa sa Panginoon. Ano bang kasuklam-suklam na ginagawa ng mga Israelita sa panahon ni Ezekiel? Ito yun sa verse 14, nang magkagayoy dinala niya ako sa pintuan daan sa bahay ng Panginoon, sa templo, sa tabernakulo ng Panginoon. Pinakita ng Panginoon kay Ezekiel ang ginagawa ng mga Israelita na nasa dakong hilagaan, no? At narito dooy nangaupo ang mga babae, hindi umiiyak sa Panginoon. Kung di mayroon silang iniiyakan, hindi Panginoon ang kanilang iniiyakan, kundi ang iniiyakan nila si Tammuz. No? Sino ito si Tammuz? Ito yung sun god ng mga pagano. No? Dito sila sumasamba sa kanilang diyos-diyosan na si Tammuz. At ito sabi ng Panginoon kay Ezekiel, ito ang ginagawa ng kasuklam-suklam na ginagawa ng Israelita. Na nang doon sila sa templo ng Panginoon, hindi Diyos ang kanilang sinasamba, kundi si Tammuz. No? Kaya mapapansin ninyo, at ano pang kasuklam-suklam na ginagawa sa verse 15 to 16? Nang magkagayoy, sinabi niya sa akin, nakita mo baga ito o anak ng tao? Yung pang muling makikita ang lalong malaking kasuklam-suklam kaysa mga ito. Yung mga babae, iniiyakan sa Tammuz pero pinapakita pa ng Panginoon. Mayroon pang kasuklam-suklam na ginagawa ng Israel. Sa 16, at dinala niya ako sa pinakaloob sa looban ng bahay ng Panginoon, no? sa templo ng Panginoon. At narito sa pintuan ng templo ng Panginoon, sa pagitan ng malaking pintuan at dambana, may 25 lalaki. Yung December 25, nababasa natin yan sa Ezekiel. Ang iniiyakan sa 14 si Tammuz, tapos sa 16, ang mayroong lalaki, ilan yung lalaki? Sa pintuan ng dambana, nakikita ni Ezekiel, mayroon pong 25 lalaki na sila'y nakatalikod sa dako ng templo ng Panginoon at nakaharap sa dakong silangan, at kanilang sinamba ang araw sa dakong silangan. Kaya nga, yung December 25, ang nag-originate po yun sa pagsamba kay Tammuz. At mayroon pong 25 mga lalaki. Sila, at ano, kapag mag-worship sila kay Tammuz, 25 na mangunguna sa pananambahan, kasi yung December 25, mahalaga po yun sa pagsamba sa araw. At yung December 25, pumasok yun sa iglesia sa panahon ni Constantino. Nagiging official na pananambahan, official practices, at dinideklara ito nila na the birth of Christ. Pero atin yang mababasa sa chapter 8 ng Ezekiel na ito po yung nag-originate po yun yung December 25 sa pagsamba sa Diyos-Diyosang pagano na ang pangalan ay si Tammuz, no? At hindi birthday ni Jesus Christ. Nakikita ninyo itong larawan? Ito po yung 25. No? Sa nangunguna sa pagsamba sa araw, kasi si Tammuz ipinanganak sa December 25. Ngunit sa panahon ni Constantino, ini-impose nila ng December 25 officially, no? Na ano, i-celebrate as the birth of Christ. Pero ang birthday ni Jesus Christ na kanilang ini-impose ngayon sa kakristiyano, ay hindi po yun birthday ni Jesus Christ, kundi birthday po yun ni Tammuz. Now, sa kasunod, ano pang may ini-impose nila sa panahon ni Constantino? Sa 375, ini-impose na naman nila sa simbahan yung worship, pagsamba nila sa mga patay na mga santo. Diba? Kapag ikaw madideklara ka sa simbahan, ika-canonize ka na ikaw ay banal, ang magka-canonize sa iyo na ikaw ay banal, simbahan din.
sila ang magpipili na ikaw magiging banal. Kaya nga sa ating mga Pilipino ngayon, dalawang Pilipino ngayon na dinideklara nilang santo. Si Lorenzo Ruiz, nagiging santo, at si Pedro Calungsod. Pwede ka nang mag-worship sa kanyang larawan. Pwede ka nang manalangin sa kanya. Na mapapansin ninyo, dito po nila iniimpose yun sa taong 375 AD na ay ano na, iniintroduce ng iglesia na mayroon silang ika-canonize na mga santo. Tapos yung santo na ginagawa ng simbahan, pwede ka na doon manalangin. No? Kaya nga, mapapansin ninyo, pero sa Biblia, bawal po yun. Isa lang ang ating ano, dapat sambahin at ng ating o mananalangin tayo sa Diyos lang, hindi sa mga tao. Pero kaya nga, mapapansin ninyo, marami silang mga dumbina. Ako po'y Roman Catholic. Mula nang ako'y ipinanganak, nagiging Seventh-day Adventist lang ako at the age of 14. Pero marami kaming nobina sa bahay. Mayroong nobina ni Pedro, mayroong nobina ni Pablo, mayroong nobina ni Mary. Lahat ng mga santo, may mga kanya-kanyang nobina. Bakit ba yun? They teach people that they can have help when they pray to the dead saint. Yeah, kapag mayroong itong mga santo na ginagawa nila, pwede kang mananalangin, pwede kang makahingi ng tulong. No. Ito po yung mga tao na ano, kaya nga mayroong mga nobina silang ginagawa sa bawat santo. They teach people that they can have help when they pray to the dead saint. Na dinuturo nila sa mga tao na sila itong mga santong ikot tutulungan ka, bibigyan kanila ng tulong kapag ikaw ay mananalangin sa kanila. Kaya nga from the Dombina of Saint Joseph, mayroong tinatawag na nobina galing kay Saint Joseph. Our most mighty protector. Kaya tinatawag nila si Joseph na most mighty protector. Graciously assist us from the heaven in our struggle with the power of darkness. At mayroong ano yan. Mapapansin niyo, since the Babylon had the 5,000 gods. Kasi mga pagano sa panahon ni Constantino, mayroon umaabot po ang kanilang mga diyos-diyosan ng 5,000. Ganon kadami. Alam niyo kung kailan lang yan nabawasan yung kanilang diyos-diyosan na 5,000 sa panahon ng Council of Vatican II. Kasi nanawagan na sila sa pagkakaisa sa rahat ng religion, tapos ang kanilang diyos-diyosan, 5,000, binabawasan yan nila. Ang kanilang sinasabi sa Council ng Vatican II, wawalisin natin ang ibang mga diyos-diyosan. Yung hindi importante, hindi na natin gagamitin. Yung importante na lang, yung mga diyos-diyosan sa mga pista. Kaya nga, kapag mag-celebrate sila ng pista, mayroon po yung diyos-diyosan na kanilang pinahalagahan. Na mapapansin niyo, pero ang diyos-diyosan ng mga pagano, alam niyo kung gaano karami. 5,000 na mga diyos-diyosan. Every month, every day of the month was under the protection of particular divinity. At itong mga santo na kinakanonize nila, mga diyos na rin sila. At kung mayroong bawat buwan, bawat araw ng buwan ay mayroong isang diyos-diyosan na kanilang itinatalaga na doon lalapit ang mga tao. In ancient Babylon, the role of gods were divided by people's problem and occupation. Sa mga turo ng mga pagano, itong 5,000 na mga pagano ay naka-specify kung anong problema ang kanilang tinutulungan. Ito yung the ancient Babylon, the roles of gods, ito yung roles ng kanilang god, were divided by people's problem. For example, ang problema nila, walang pera, mayroon kang lalapitang santo na makasolusyon sa iyong problema sa pera. Ito yung mga pangalan ng mga santo. Dinidivide na nila yan sa mga turong pagano. Pag problema mo, trabaho, ay mayroon ding mga santo na makakatulong. Ito yung lalapitan mong santo kung trabaho ang iyong kailangan. No? Mapapansin ninyo kung namatayan ka, ito naman yung problema. Kaya nga, dapat karaming turo. At itong turong ito, pumasok po ito sa iglesia. The Catholic Church lets people pray for the certain saint associated with their needs. Kaya ito, binabanggit ko na kanina. Worshipping any other than God is idolatry. Pero sa Bible, ang pagsamba, no, other than God is idolatry. Kapag tayo sa samba, maliban sa Diyos, ang tinuturo ng kautusan ay kasalanan. No? Sabi ng Panginoon, huwag kang gagawa ng para sa iyo ng larawang inanyuan. Pinagbabawal ng Panginoon ang mga santo. Dito tayo, sa 431,
began to worship Mary from goddess worship of pagans, began exalt Mary with the term Mother of God. Dito nila ginagawa, sa 431, dito nila ginagawa na si Maria na ina ni Jesus Christ, ginagawa, dinideklara nila dito na sambahin si Maria bilang ina, no, ng ating Panginoon. From goddess worship of pagans, began exalt Mary with the term Mother of God. Dito nila tinatawag si Mary na Mother of God. No? Kaya mapapansin ninyo, napapansin ba ninyo itong ribultong ito? Bibi at saka Mother. Si Mary, ito yung tinatawag nila ni si Mary at si Baby Jesus. Pero kung ating pag-aralan yan, hindi po iyon si Mary at si Baby Jesus. Kung ating pag-aralan ang history sa mga pagano kung saan nagpasimula ang pagsamba sa ribulto ng ina at anak, hindi po yun bago na pananambahan na mayroong Baby Jesus at saka Mother Mary. Now, mapapansin ninyo, saan yan nagpasimula, Brother John? Ikikwento ko sa inyo kung saan ito nag-originate. Ang Babylon na pananambahan, nagpasimula po yun kay Nimrod. No? Way back 2800 BC. Nung pagkatapos sa baha, no, ng si Nimrod, nagtayo ng turi ni Babel. Kung gusto ninyong mababasa niyan sa Genesis 11. No? Si Nimrod, apo yan ni Noe. Nakatira po si Nimrod, ang turi ni Babel located in located the Tigris of Euphrates Tigris between Tigris and Euphrates River. Diyan po yung lokasyon kung saan itinayo ang turi ni Babel. At si Nimrod at siya po'y isang hunter. Ngunit pinoprotektahan niya ang mga tao na naninirahan, pinoprotektahan niya ang mga hayop sa lugar na yan kung saan namumuhay si Nimrod. Kaya nga nakuha niya ang respeto, paggalang ng lahat ng mga tao. At nung nakuha niya ang respeto at paggalang ng lahat ng mga tao, si Nimrod ay isang hunter, ay nanawagan siya sa pagkakaisa. Ito yung, kung gusto niyo yung mababasa, babasahin natin ang Genesis 11:3 at saka 4. At ito yung pinakiusap ni Nimrod. At nang sangusapang si Nimrod, sabi niya, hali kayo, tayo'y gumawa ng laryo. Ito yung paggawa nila ng turi. Hali kayo, tinawagan ni Nimrod kasi nakuha niya ang sympathize ng mga tao. Hali kayo, tayo'y maggawa ng laryo, ating lutuing mabuti. At iniari niyang bato. Yung laryo na niluto niyang mabuti, parang tigas yun na parang bato, ang laryo. At ang bitun, no, bitun, ay inaaring argamasa. Yung bitun, parang simento. At nagsipagsabi, hali kayo, magtayo tayo ng isang bayan natin at isang muog. Ang taluktok niya ay aabot hanggang sa langit at magtaglay tayo ng isang ngalan. Baka tayo'y mga ngalat sa ibabaw ng buong mundo. No, ito si Nimrod, siya po ay ginawang hari. No? Nang ginawa siyang hari, nanawagan si Nimrod sa lahat ng mga tao. Hali kayo. Gagawa tayo ng laryo, gagawa tayo ng isang malaking siyudad. Alam niyo kung anong layunin dito? No? Na ang ginawa nila yung turi o Babel. Ito yung doktrina ng Babylon. Nang ginawa nila yung turi o Babel galing sa laryo at sa bitun, no? Ginawa nilang argamasa. At sabi niya dito, hali kayo, magtayo tayo ng isang bayan. Ito yung turi ng Babel, bayan na kanilang itinayo. At na isang muog. Not sa ang taluktok niya on, gusto niya na ang taas niya on, aabot hanggang sa langit at ang layunin dito sapagkat at magtaglay tayo ng isang pangalan. Alam niyo yung dito, ang layunin ni Nimrod is in rebellion against God. Gusto nilang magtayo ng muog, mataas na muog. Anong layunin nila? Magtaglay tayo ng isang pangalan. Gusto nilang itaas ang kanilang sarili. Baka tayo'y mga ngalat sa ibabaw ng lupa. Sa panahon kasi ni Noah, nang pagkatapos sa baha, sabi ng Panginoon, magsipagkalat kayo sa buong lupa, punuin ninyo ang buong lupa. Pero si Nimrod, sabi niya, huwag tayong mga ngalat, maninirahan tayong magkakaisa. Magtayo tayo ng muog. Kaya nga, mapapansin ninyo, diyan nagpasimula, kinukumpiyos ng Panginoon ang ating pananalita na hindi na tayo magkaintindihan.
No, sa panahon ni Nimrod. Pero ito si Nimrod, nung namatay si Nimrod, ito po yung nangyayari. Ang asawa ni Nimrod si Semiramis. No? Ito yung turi, no? Nakikita ninyo itong turi. Pero bumaba ang Panginoon ay hindi, ano na, kinukumpuse ng Panginoon ang kanilang language, hindi na sila magkaintindihan. No? Mapapansin ninyo, at yun po nagpasimula ang pangalang Babylon. No? Ang ibig sabihin ng Babylon, confusion. Hindi na magkaintindihan ang kanilang mga salita, nangangalat na sila. Pero nung nangangalat ano na sila, nung sabi nang namatay si Nimrod, sabi ni Semiramis, no? Namatay si Nimrod ay alam mo kung anong ginagawa ni Semiramis? Hinati ni Semiramis ang katawan ni Nimrod. No, at ipinadala niya ang bahagi sa bawat katawan ni Nimrod sa province ng Babylon. Sabi niya, doon ninyo ililibing ang kanyang laman. At kung saan ninyo ililibing ang kanyang laman, naruroon ang puso ni Nimrod. Yan yung estratehiya na ginawa ni Semiramis. Kung saan nila nilibing sa lahat ng province ng Babylon, nilibing nila ang bahagi sa katawan ni Nimrod. At sabi ni Semiramis, nang doon ang puso ni Nimrod. Na at lahat ng nilibingan nila sa katawan ni Nimrod, nagiging sentro ng kanilang pananambahan sa pagsamba sa araw. At nang nagkakataon na si Semiramis, walang asawa, nagbubuntis. Sabi ni Semiramis, ang aking batang ibinibuntis ay galing kay Nimrod. Si Nimrod ay nag-reincarnate sa pamamagitan ng sinag ng araw. Si Nimrod ang araw pumapasok sa akin at ibinuntis ko ang isang sun god. No? Kaya nga may maganda na dideceive ni Semiramis ang mga tao. Sabi niya dito, at habang binubuntis niya si Nimrod, naghihintay ang mga tao para sambahin. Habang nagbubuntis si Semiramis ay hinihintay nilang ipinanganak ang ibinubuntis ni Semiramis at ipinanganak niya si Tammuz sa buwang December 25. At diyan po nagpasimula ang ano. At habang kaya nga doon nagpasimula na habang ipinanganak si Tammuz, doon na nila ginagawa ang ribulto na isang mother at isang anak. At ginawa nila ngayon na Mother Mary, si Mary at si Baby Jesus. Hindi po 'yon ang ribulto ni Mary at ni Jesus, sa paganong pananambahan, ribulto po yun ni Semiramis at ni Tammuz. Okay, yan po yung origin. Binibigay ko lang sa inyo kung saan nagpasimula yung ribulto na yan. No? Hindi po yun si Mary at si Baby Jesus. Si Semiramis po yun. At sa pamamagitan, sa influence, sabi ni sambahin ninyo kung iginagalang ninyo si Tammuz bilang sun god, no? Na si Nimrod, ay igagalang ninyo ako. Kaya nga, sa pamamagitan ko, ako ang mamamahala in behalf of my son Tammuz. At doon dinidiktahan ni Semiramis ang mga tao sa panahon ni Tammuz na siya ang nagdidikta kung ano ang kanilang gagawin. Kaya nga, nangangalat na ngayon sa buong mundo ang pagsamba sa mother at saka child. No, mapapansin ninyo at Semiramis ang nangunguna. Kasi mayroon pong tatlong pananambahan. Ang pagsamba nila sa araw, pagkilala nila kay Nimrod. Pangalawa, yung pagsamba nila kay Tammuz, no, bilang sun god. At ang pagsamba nila kay Semiramis. No, mapapansin ninyo, ito po ang pinapasimulan ng kasaysayan kung paano sila. At itong pagturong ito na nagmula sa Babylon, nangangalat ito sa buong mundo. For example, ang pagsamba nila kay Nimrod sa lugar ng Persia ay tinatawag si Nimrod na Mitra. No? Mapapansin ninyo. Sa Persia, si Nimrod, siya po'y sun god na kinikilala nilang si Mitra. Pag sa Roma, si Nimrod tinatawag na Sol. Kaya nga siya yung sun god na si Sol. No? Pag sa Egypt naman, no? Ito yung sa Roma, no? Sa Egypt, sa Roma ito si Sol, at sa Egypt siya naman si Ra o si Horus, no? Ang si Nimrod, ang diyos nila na si Nimrod, tinatawag siyang si Ra o si Horus, at sa Greece naman tinatawag niya si
Nimrod dito, na ang sun god nila si Apollos. Pero ito yung ano, nangangalat sila sa lahat ng mga bansa, pero nag-originate yan sa pagan religion. At ito namang diyos-diyosan nila si ano, yung babae at yung bata, si Semiramis yan at si Tammuz. Pero nangangalat din yan sa iba't ibang bansa. Sa Egypt, si Semiramis at si Tammuz, iba ang pangalan. Sa Egypt, si Isis at si Horus. Yung bata, si Horus, at yung babae, yung mother, si Isis. No? Sa Greece, ito naman ang kanilang turo. Si Venus, yung mother, at yung child, si Dionysos. No? Sa Roma, si Diana, at yung baby na child, si Attis. No? Sa Israel, tinatawag naman siyang si Astaroth, at yung bata, tinatawag na Tammuz. Kaya nga mababasa natin sa Ezekiel 8 na yung ano, pero si mother na si ano, yung mother ni Tammuz, tinatawag sa Israel na si Astaroth. Nangangalat yan sa buong mundo. Pero itong pananambahan na ito, galing po ito sa pagano. No, na pananambahan. Kaya mapapansin ninyo, ang white horse nagiging black horse. This is the age of compromise. Kaya nga mapapansin ninyo ang historian na si Eusebius, no, gagamitin uli natin. Anong sabi ni Eusebius sa kanyang aklat na Christian Doctrine, page 352. Sabi niya, we are told by Eusebius that Constantine, in order to recommend the new religion to the heathen, transferred into it the outward ornament of which they had been accustomed in their own. Na mapapansin ninyo, lumipat lang. Ang relihiyong pagano, nilipat lang niya ang binyo. Binago lang ang mga pangalan. Alam ninyo, sa pitong iglesia, hinahabaan ko ito. Pero dito ninyo matutunan paano nagiging kurap ang teaching ng Kristiyano sa panahon ng Black Horse. Kasi marami ko akong ituturo sa inyo. Marami akong kasi maraming hindi alam sa kasaysayan kung paano nangyayari ang pagbabago. At dito sa ating programa sa The Gospel of Jesus Christ, mayroon kayong matutunan. No? Ito pang referensya na ating ginagamit. Si Arthur Stanley, sabi niya dito, his Constantine Coent bore on one side the letter of the name of Christ, on the other side, figure of the sun god, as if it could not dare to replenish the patronage of the bright luminary, history of the Eastern Church. Na mapapansin ninyo, kaya nga ito yung sinasabi ni Arthur Stanley na sa barya na ginagamit nila sa panahon ni Constantino, dalawang larawan, the picture of Christ and the picture of the sun god. Kaya mapapansin ninyo yung barya na pinapagawa ni Constantino, no? The pretension of God, the pretension of the old pagan name, Dies Solis, no? Ito yung pagan name na isa sa kanilang sun god, no? Or Sunday, Dies Solis, ito yung pagtawag nila o pag-honor nila sa Sunday, Dies Solis, is a great measure owing to the union of pagan and Christian sentiment with which the first day of the week was recommended by Constantine to his subject, pagan and Christian alike, as the venerable day of the sun history, of venerable day, no? History of the Eastern Church, page 184. Ito yung mga referensya ng ating ginagamit na nang dinideklara nila ang ni-recommend ni Constantine na itong pagan at saka Christian, hindi na ito dalawa, kundi isa. Ginawa niya ang pag-aasawa sa dalawang iglesia. Ang paganong turo at ang Kristiyanong turo, nagiging isang turo, no? Nang pinag-asawa ni Constantino, ngunit hindi na ang iglesia ang nagdidikta, kundi ang emperador, no? Sabi niya dito, Satan's master strategy was to influence powerful church leader to unite with powerful state in the Black Horse period. Ito yung sa Black Horse period ay nagiging powerful ng iglesia, no? With the powerful leaders, na ang leaders ang nangunguna ay ang gobyerno nagdidikta sa iglesia, no? Ito yung doctrinal catechism, page 174, si Stephen Keenan ang author dito.
Have you any other? Kasi ang catechism na aklat, question and answer lang yan. Ito yung tanong. Have you any other way of proving that the church was ano has power to institute festival and precepts? No, ito yung tanong. Mapuproba ng simbahan, mayroon siyang kapangyarihan mag-institute ng festival at mga batas? Sabi niyo, had she not such power? Sabi, ito yung sagot. Wala ba siya ng ganong kapangyarihan? She could not have done that in which all modern religionists agree with her. No, wala ba siyang ganong kapangyarihan? Nga, ang mga bagong may religionist nag-agree sa kung ano ang kanyang ginawang batas. Kasi ang Sabado, binago niya sa Linggo, ano, tinatanggap ng kakristyanohan ngayon. No? Mapapansin, at marami siyang pinapasok na mga doktrina, no? Mga turo, no? Mapapansin ninyo yung immortality of the soul, ang pananambahan sa araw ng Linggo, tinatanggap ng modernong kakristyanohan ngayon. Kaya nga, mayroon siyang kapangyarihan. Pangalawang tanong, she could not have substituted the observance of Sunday. She could not have substituted the observance of Sunday, the first day of the week, for the observance of Saturday, the seventh day. Kaya nga sabi niya, ito yung kanyang kapangyarihan. Hindi ba niya na nababago yung Sabado, papuntang Linggo? Ginawa ng simbahan yon. A change for which there is no scriptural authority. Itong pagbabago na ginagawa ng simbahan, walang otoridad ng Biblia. Pero bakit niya nababago? Kasi ang isa sa kanyang turo, the church is above the Bible. No? Kaya ang simbahan daw mayroong kapangyarihan, mas mataas pa siya sa Biblia. Kaya nga, kung anong gagawin ng simbahan, ay pwede kasi mataas siya sa Biblia, pero hindi po yun pwede. Ang turo ng mga, ang tamang turo ng Panginoon, ang iglesia magpailalim sa salita ng Panginoon. Hindi ang salita ang magdidikta sa salita ng Panginoon. Kaya nga mapapansin mo, yan ang pagkakamali. Her press kaya nga pag ating babasahin ang Ezekiel 20:2-26, ito yung sabi. Ang kanyang mga pareo, her press, have violated my laws. No? Ang kanyang napapansin niya, sabi ng Panginoon, ang kanyang mga pare nagsipagdahas sa aking kautosan. Have profaned mine holy things. No? Nilapastangan ang banal na bagay. They have put no difference between holy and profane. Sa panahon sa Dark Horse, walang pagkakaiba ang banal at hindi banal. Neither have they showed difference between the unclean and the clean. Sa kanilang turo, walang pagkakaiba ang marumi at malinis na pagkain. And have hid her eyes from my Sabbath and I am profane among them. At tinatakpan ang kanilang mga mata sa totoong Sabbath ng Panginoon kasi binabago na sa Linggo at sabi ng Panginoon, ako'y nalapastangan sa gitna nila. Kaya nga ang Black Horse, ito yung mga taon ng Black Horse. Nagpasimula siya sa 313, natatapos siya sa 538. No? At dito natatapos ang ating pag-aaral. Sana marami kayong natutunan. Ang layunin namin dito sa The Gospel of Jesus Christ, gagawin nating simple ang aklat ng Apokalipsis. Sa isang layunin, makakatulong kami na inyong makikita ang tunay na larawan ng kaaway. Pinakita namin sa inyo ngayong hapon ang galaw ni Satanas. At ito yung layunin ng Panginoon sa kanyang gospel. Makikita ninyo ang kanyang galaw. Paano niya napapahamak ang marami? Paano niya nabibiktima ang mga tao sa kanyang daya? No? Hindi lahat na nagdala sa pangalan ng Panginoon ngayon ay religion ni Jesus Christ. Maraming mga teaching mula sa pagano pumasok sa iglesia. At ito yung nagiging ito yung kung bakit nababago ang kulay ng kabayo mula sa puti, nagiging pula, symbol of bloodshed. Pero binabago ni Satanas sa ikatatlong yugto ng kasaysayan ng kanyang iglesia. Binabago niya ang kanyang larawan, nagpakungwaring mabuti. Pero dito niya pinapasok ang lahat ng turo, na-compromise ang iglesia. No? Dahil sa pangunguna ni Constantino. Pero mapapansin ninyo, sa ating programa sa The Gospel of Jesus Christ, isa ang aming layunin. Matulungan namin kayo maibalik sa dating turo ng Panginoon. Maibalik ang tamang pagkilala sa kanyang salita upang kayo'y makakaalis sa kapahamakan. Ito ang aming layunin sa The Gospel of Jesus Christ. Aming pinapasalamatan ang lahat naming mga viewers na nanonood ngayon. At naway kayo'y pagpapalain ng Panginoon. Abangan ninyo ang ika-apat na tatak. No? At aming itatopic ito hindi magtatagal pagkatapos ng ating panalangin. Tayo po'y manalangin sa ating pagtatapos. Dakila naming Diyos, kami po'y nagpapasalamat, Ama, na inyo kaming sinamahan sa aming pag-aaral. Medyo mahaba ang aming talakayan kasi marami kaming ituturo. Maraming mga
turo na hindi nanggagaling sa inyong mga salita. Ang itim na kabayo, ang nakasakay, mayroong hawak ng timbangan. Tinitimbang niya ang doktrinang pagano, ang doktrina ng Biblia, pinaghalo niya. Pero Panginoon, nagpapasalamat kami na sa gabing ito, sa hapon pong ito, nakikita ng aming mga viewers ang gawa ng inyong mga kaaway, ang kanyang galaw. At ito ang layunin ng aming programa sa The Gospel of Jesus Christ. Hubaran namin si Satanas sa kanyang maskara. Ipakita namin sa buong mundo ang tunay niyang larawan. Kung paano siya nagpakungwaring Kristiyano sa loob ng iglesia. At tulungan ninyo kami, Panginoon, ng aming mga viewers. Makikita nila ang turong huwad sa tunay na turo. At aming hinihiling ang Panginoon, ang inyong banal na espiritu, ang inyong pangunguna, habang bubuksan pa namin ang ika-apat na tatak at matutunan ito ng aming taga-subaybay. Maraming salamat, Panginoon, at aming hinihiling, aming ipinapanalangin, lahat naming mga viewers ngayon, kapatid namin na nagsishare sa lahat ng mga aral na aming binibigay ngayong gabi, inyong pagpapalain. Salamat, Ama, sa pagdinig mo sa aming dalangin. Ito po'y aming hinihiling sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.